Hey guys, today's video po ang atin naman pag-uusapan ngayon. Ang story of success ng pagpapagawa ng bahay ni Sir JR. Na kung saan ito nga ay nakikita natin na fully finished na at preskong presko ang dating. At ito nga guys ay makikita natin yung loob mismo dahil may full video house tour ito. At tunay ngang napakasarap sa feeling na nakapagpagpagawa tayo ng ating pangarap na bahay. Lalong-lalo na ito'y pinapangarap lamang dati doon. At dahil nga sa ating pagsusumikap, ay naisakatuparan na natin ngayon. So guys, ito nga po't i-details natin ang mga materials na nagamit dito sa ganitong sukat na bahay na 55 square meters na mayroon dalawang kwarto. At ito yung full video house tour, ay makikita nyo rin yung loob nito na tunay ngang napakaganda at fully finished na nga at nabanggit ko kanina. At ito nga ay kapupulutan din natin ng idea para if ever na ganito ang gusto nating bahay or target nating ipagawa na modern design na 55 square meters, ay meron tayong basihan at idea. So hey guys, ito po muli ang inyong lingkod, Ref Egay Mix TV at ang ating kaibigang si Mr. Guys. At kung bago ka pa lang dito sa channel ko, ay mag-subscribe ka na agad at i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos natin about sa pagpapagawa ng mga bahay para magkaroon ka rin ng idea. At kung ikaw ay sasabak na sa iyong pagpapagawa ng pangarap na bahay, ay kahit paano ay meron tayong konting nalalaman at tiyak na hindi tayo maiisahan. So guys, bago po natin silipin yung loob ng bahay nito, ay pag-usapan muna natin ang mga detalye ng bahay na ito, lalong-lalo na yung materials na ginamit dito. So ayon po sa binigay na details si Sir JR, na ang sukat po ng bahay na ito ay 6 meters by 9.2 meters. At ito nga po ay nag-total of 55 square meters. And then sabay the feet naman ay 20 feet by 30 feet. At ito po ay mayroong dalawang kwarto, kitchen and dining area, living room, isang toilet and bath at terrace. And then ayon nga sa binigay na details si Sir JR, sa mga hollow blocks naman po na nagamit dito ay nakagamit sila ng 850 piraso. At yung pong likod nito ay full hollow block po siya. And then guys, take note, ito po ay half concrete, half plywood na naka double wall. And then sa semento po ay nakaubos sila dito ng 80 piraso. At habang ang bakal naman ay gumamit sila dito ng 10mm at 9mm. Sa 10mm ay nakaubos sila ng 40 piraso. At ang 9mm ay 80 piraso at lahat nga ay total of 120 pieces na bakal ang nagamit. Sa buhangin naman ay nakagamit sila dito ng tatlong elf na white sand and then sa ready mix ay nakadalawang elf na pa-deliver kasama na ang flooring. And also guys, dito naman po tayo about sa double wall na ginamit sa bahay na ito na kung saan ito nga po ay kahoy at yan ay plywood yung loob at kawayan sa labas. Naayon po kay sir, ito nga po ay lahat-lahat ay nakagamit siya or nakagastos siya ng halagang 30,000 pesos about dito sa walling niya na double wall at kawayan sa labas. And talking about dice sa doors and windows, at ayon nga kay sir, sa mga pintuan po ay mayroong apat na piraso na kung saan dalawa sa kwarto, isa sa back door at isa sa CR, at yan lahat ay estimation cost niya ay nakagastos siya ng worth of 12,000 pesos. And about naman guys sa mga sliding windows na kung saan ito nga po ay mayroong apat na piraso at meron din po siyang isang sliding door. Naayon po kay sir, lahat-lahat po ng ito ay nakagastos siya ng halagang 35,000 pesos. Kasama na po yung sliding door na yan na nakikita natin na napakaganda sa harapan. At ito na nga guys, pag-usapan na rin natin ang tungkol dito sa pintura at varnish ng bahay. Naayon kay sir, lahat-lahat po ay gumastos siya dito sa kanyang estimation cost. Nakasama na po ang varnish dito ay nagkakahalaga ng 30,000 pesos. So guys, ito na nga po yung full video house tour nung part 2 nung video nung bahay na ito na kung saan ito na nga ay may video house tour ngayon at makikita nga natin ang kagandahan at kaaliwalasan ng loob nung bahay na ito na ang sukat ay 55 square meters na merong dalawang kwarto. At ito nga ay tunghaya natin at siya sa ating mabuti upang makuhanan natin ng idea at habang pinanunood natin ito ay idedetalyo ko pa rin ang karagdagang mga materials na nagamit dito upang matunghayan nyo at masiyasat at lalong-lalo na yung halaga ng nagastos dito sa ganitong half concrete,
half plywood na naka-double wall at fully finished na. Ayan nga po't natunghayin natin yung video house tour ng bahay na ito. At eto na nga yung ibang karagdagang materyales na nagamit dito na ayon po sa binigay na details si Sir JR. Sa Kisame po ay gumamit sila dito ng kahoy na 2x2 and then plywood po ang ginamit. At yan nga po ay worth of 35,000 pesos ang estimation cost na nagastos niya rito. At ayon pa po kay Sir, about po sa floor tiles ng bahay na kung saan ito po ay gumamit siya ng 60x60 sa floor and then 60x60 sa kitchen. Sa tiles naman po ng CR ay gumamit siya sa floor ng 30x30. At yan nga ay sa tiles work ng bahay lahat-lahat pati adhesive cement ay gumastos si Sir ng halagang 40,000 pesos. So guys, about naman po sa bubong na kung saan ay kahoy po ang ginamit na trusses. And then yung yero naman ay corrugated roof lamang. At yan nga lahat-lahat ayon kay Sir ay gumastos siya dito ng halagang 50,000 pesos. And about naman po sa kanilang electrical na kung saan ito lang nga ay wirings, plug and etc. ay lahat-lahat po ay worth of 21,000 pesos ang nagastos. So guys, ayan nga pong mga nabanggit na materials na yan ay ayon po kay Sir. Sa lahat po ng nagamit dito sa ganitong sukat na bahay na 55 square meters na merong dalawang kwarto at ito po ay half concrete, half plywood na naka-double wall siya at kawayan po sa labas. And then ito nga ay naka-tiles na, sliding windows, sliding doors, at fully finished, naka-pintura na. At yun nga guys, magkano nga ba ang nagastos ni Sir dito? So ayon po kay Sir, sa kanyang estimation cost, lahat-lahat po ito ay labor and materials. Ang niya-kanya pong nagastos ay 400,000 pesos. So maganda-ganda na rin po dahil 55 square meters, malaking bahay na rin po ito at dalawang kwarto. Ang higit sa lahat ay fully finished na. At ayon pa kay Sir, ay halos parehas lang din daw ang magagastos kung ito ay pa-full concrete. At yun nga ay nagustuhan lang ng kanyang nanay dahil ganito nga ay presko para sa kanila. So kung babasihan daw ay halos parehas din po ang full concrete at half concrete, half plywood. So yun nga guys, sana ay nagkaroon tayo or nakapulutan natin ng idea yung ganitong style ng pagpapagawa ng bahay, lalong-lalo na yung anya nga ni Sir is halos parehas lamang ang gagastosin kung ganito rin ang gagawin, no? So be practical na lang, para sa akin ay full concrete na. Kayo mga kapatid, i-suggest or i-comment nyo lang po kung ano ang inyong suggestion or ano ang inyong desisyon kung kayo magpapagawa na ng ganitong bahay na ang gagastosin mo rin lamang ay halos parehas na. So yun nga guys, maraming salamat pong muli sa inyong panonood and once again, congratulations sa iyo, Sir JR. Natunay nga namang napakasarap sa feeling na nakapagpagawa ka ng ganitong bahay para sa inyong masayang pamilya. So once again, and congratulations and we are proud of you.
So ikaw kapatid, kung na-inspired at may natutunan ka sa vlog na ito, ay mag-subscribe ka na agad at i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos natin about sa pagpapagawa ng mga bahay para magkaroon na rin tayo ng idea para if ever na ikaw ay sasabak na sa iyong pagpapagawa ng bahay, ay kahit paano ay meron kang konting nalalaman at hinding-hindi tayo maiisahan. Dahil mas malamang ang may nalalaman, lalong-lalo na sa ating pagpapagawa ng bahay. So once again, maraming salamat pong muli sa inyong panonood. See you on my next video. Ingat po tayong lahat. And God bless po sa ating lahat.